Kumusta po tayong lahat? Part 27 po ng Season 14, What is Written Truly Happened. Pagtsagaan niyo po sanang tapusin mula Part 1 hanggang final part. Tungkol na po itong medyo dulo nito, tungkol na po ito kay Veronica, yung pong babaeng nagbe-bleeding ng 12 years. Kaya ako po ito ginawa ng bukod na kasi napaka-inspiring po ng fate ng babaeng to. Napakaganda din po ng... Kung i-visualize po natin sa Holy Scripture, napakaganda po ng buhay ng babaeng to. Napakarami niya pong dalang lesson para sa bawat isa sa atin, generation by generation. Kaya din po nalagay ang buhay nito, kaya din po nagkaroon to ng eksena sa Holy Scripture. Nasa New Testament na po to. Kasi po sabi nga po, hindi po yan pwedeng ipagkipit balik at ipagwalang bahala na may halaga, may essence kung bakit nalagay ang parte ng buhay ng isang tao sa banal na sulat ng ating Panginoong Hesus. Kasi nga po, kailangan pong tumawid dyan generation by generation. Kasi pinapahiwatig po ng ating Creator na mahal niya yung lahat ng nilikha niya. Kasi gusto niya po talagang ihatid sa bawat generation na dadatna ng kanyang salita ang napakagandang motivation na iniwan ng ating Panginoon. Yun nga po yung pagmamahal at pagtitiis at pagtsatsaga at pananampalataya. Yan po yung mga context ng Holy Scripture according din po sa mga matutuwid na mga ngaral at sa mga matutuwid na pare, pati din po sa mga documentary way back few years ago pa, decades ago pa. Kasi po, ang Panginoon po talaga wala po yung ginugusto sa kanyang nilikha, kundi bawang kabutihan at pagmamahal at kaligtasan. Yan po ay hindi mapapasubalian. So ito nga pong si Veronica, dahil po sa kanyang faith, nakapagsalita po siya, nakapag-promise po siya sa sarili niya na kahit nilalait siya ng kapwa niya, hindi pa rin po niya maintindihan bakit sa pinandidirihan ng mga tao ay hindi naman po siya din nang aawa, hindi naman din po siya nang iistorbo sa kapwa niya, nabubuhay po siyang mag-isa sa marangal na paraan. Pinakita nga po sa dokumentaring to na nag-iikot siya sa lugar-lugar para maghanap buhay, para kumita ng kunting pera, para makaraos. Tapos po, naghihinanakit din po ang kanyang puso't isip at kaluluwa kasi mismong pamilya niya po, tinalikuran siya. So nakakaiyak po. Ako po nung pag nakikita ko itong dokumentary na ito, nalulungkot po ako.